ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Heto na mga eksena ng ating abangan para sa araw ng Miyerkules. Matapos ang maghapon na pagbabantay ni Jill kay Dr. Alendayo sa ospital, ay umuwi na nga ito sa kanilang tahanan. Nadatnan niya na umiinom ng alak itong si David at ito'y kanyang tinabihan. Halata ang lungkot at pagkahapo sa mga mata ni Jill. Nagulat na lamang si David nang biglang kunin ni Jill ang bote na kanyang hawak. Sa kanyang harapan ay tinungga niya nga ito na tila malalim ang iniisip. Diretsahan niyang sinabi kay David na magsabi nga raw ito ng totoo sa kanya. Alam nga daw niya na mahirap ito pero kahit ganun pa man ay tatanggapin niya. Basta't aminin lamang daw nito ang katotohanan, wala nga raw siyang pakialam kung gaano katagal o kahit ilan pa sila. Patatawarin niya nga raw si David at handa nga raw siyang magsimulang muli. Ang tanging gusto lamang mangyari ni Dr. Jill ay magsabi nga raw ito ng totoo sa kanya. Tanong ni David ay kung ano nga raw bang aaminin niya. Diretsahan naman siyang tinanong ni Dr. Jill kung may babae nga raw ba siya. Confident na sinabi ni David na wala. Tinitigan siya sa mata ni Doktora at tila naiiyak. Hinawakan siya nito sa kanyang mga braso at pilit na inihaharap sa kanya. Nagmamakaawang sinabi ni Doktora na huwag nga raw isipin ni David na siya'y masasaktan. Ang mahalaga lamang daw sa kanya ay aminin nga ni David ang katotohanan kung talaga bang may babae siya. Sa pagkakataong ito'y umaasa pa nga itong si Doktora na aaminin ni David ang totoo at magkakaroon pa sila ng pag-asa na magkaayos. Ngunit tila nanlumo itong si Doktora nang hindi na nga sumagot pa itong si David. Tanong ni David ay kung ano nga raw bang nangyayari sa kanya? Ano nga raw bang pinaghuhugutan nito? May nagawa nga raw ba siya para isipin ito ni Doktora? Baka naman daw sobrang stress lamang ito. Nang marinig ito ni Doktora ay tila natatawa na lamang siya sa kanyang sarili. Bakit pa nga ba niya tinatanong ang ganitong klase ng tao? Wala nga talaga itong planong umamin sa ginagawa niyang kalukuhan. Naiiyak na natatawa na lamang itong si Doktora. Hindi niya maiwasan na mapailing sapagkat hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng kanyang asawa. Habang inahawakan ni David ang kanyang balikat, ay pilit naman niya itong inaalis. Batid ni Doktora ang panggagago sa kanya ni David. Wala man siyang sinasabing kahit anong salita, ngunit sa paraan ng pagtingin niya kay David ay punong-puno ng katanungan ng kanyang mga mata kung bakit mas pinipili ng kanyang asawa na protektahan ang kanyang sekreto kahit napaalam na niya ang buong katotohanan. Paulit-ulit na tinititigan ni Doktora ang mga mata ni David at napapailing na lamang ito na tila nais nang humagulgol sa kanyang harapan. Ramdam ni David na may alam na itong si Doktora sa kanyang sekreto, ngunit pinaninindigan niya pa rin na wala siyang kirida. Tumayo si Doktora at umalis sa kanyang tabi. Dumiretso ito sa loob ng kanilang kwarto at pumasok sa loob ng banyo. Wala itong sinabi na kahit anong salita. Sa labas ng pintuan ay nakuha pang tanungin ni David ang kanyang asawa kung okay nga lang daw ba siya. Sagot naman ni Jill ay oo. Wika ni David ay sabihan lamang daw siya nito kung sakaling may kailangan siya. Labis ang sakit na nararamdaman ni Doktora. Hanggang sa kanilang pagtulog ay tinititigan na lamang niya itong si David. Lingid sa kalaman ni Jill na hindi pa pala natutulog itong si David. Sa kanyang pagtalikod ay agad na iminulat ni David ang kanyang mga mata. Tila pareho silang nakikiramdam ni Doktora kung ano nga ba talaga ang mangyayari sa kanilang pagsasama. Ito po ang ating latest update para sa araw ng Miyerkules. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.